malamig ang kanyang mga kamay nang hawakan ng seradura at mahinang pinihit iyon para buksan. Nang unti-unti niya maitulak ang pinto, huminga si Agatha ng malalim at itinulak din ang sarili papasok. Mula sa pagsusulat, nagangat ng tingin si Kenzo. Rumiyestro sa mukha nito ang gulat nang makita siya. Halatang hindi inaasahan ng lalaki ang kanyang pagpunta. Agatha, halos pabulong itong sambit sa kanyang pangalan. Mahigpit niyang hinawakan ang folder na dala at naglakad palapit sa mesa ng lalaki. Tumayo naman ng huli at hindi malaman kung sasalubungin ba siya o hindi. "I came here for this," banayad niyang saad. Inilipag ni Agatha sa mesa ang dalang folder na sinundan naman agad ng tingin ng lalaki. Kumunot ang noon ito at sinulyapan siyang muli. "I want you to review these papers. Marami akong hinahabol na meeting at may mga problema din akong sinusubukang ayusin sa kumpanya. Alam kong magaling ka sa accounting at finance. Makakatulong ito sa akin na gumawa man lang ng ilang conclusion kung tutulungan mo akong suriin at pag-aralan ng mga files." Nagtiimbagang ang lalaki at tinitigan siya ng matagal. She knows him so well. Magaling ito sa numero at sa accounting, kaya ang mga report at compiled files sa finance department ay dinala na niya rito. Marami nagsasabi na walang problema sa finance department. Sadyang nalulugi lamang ang kumpanya, pero hindi naniniwala si Agatha. There must be a root for all the things. "Bakit ako?" matigas nitong tanong. "You're good at it." Walang pasubali niyang sabi. Hindi nakapagsalita ang lalaki. Tinitigan niya ito. Ilang saglit lamang ay nagbuntong hininga. Naupo muli ang lalaki sa swivel chair, ngunit hindi pa rin sa kanya makapagbigay ng kasagutan. "Tumikim ito. Hindi lang ako sanay na sa akin mo pinagkakatiwala ang mga ganitong bagay." Halata sa boses nito ang pagkadismaya, ganoon din ang lungkot. "It's your family matter, Agatha." Tumaas ang kilay niya. Hindi sa mismong kumpanya nagtatrabaho si Kenzo, alam niya, pero alam niya rin na ang mga negosyo nitong hawak at pinamamahalaan ay naka-under sa kanilang kumpanya at sa kanilang pamilya. "What do you want to say?" Nagangat ng tingin ang lalaki at sinalubong ang nagtatanong niyang mga mata. "If you would ask your dad, paniguradong sasabihin ito sa iyo na huwag ilapit sa akin ang mga ganitong bagay." "And why not?" maagap niyang tanong. "You off to help me with this, Kenzo." Matigas ang pagkakabanggit niya sa pangalan nito. Pinag-isipan na niya ang lahat-lahat bago niya pa man ito harapin ngayon. She wants to set apart her personal life from her work. Kung tuloy ang babagsak ang kumpanya, madadami lahat ng negosyong hawak mo. O kahit ang sa asawa mo, not a single penny would be left for us. Mayroon ang dumating na sulat galing sa bangko at nagbababala na ito na hanggang susunod na buwan na lamang ang kanilang napagkasunduan. She doesn't want to think about it, but she has the feeling na may kinalaman din si Peterson. If she's not mistaken, ang bangko na pinagkakautangan ng kanilang kumpanya ay pinamamahalaan din ng lalaking iyon. He's a multi-millionaire, for Pete's sake. Ngayon na pagtanto ni Agatha na hindi lamang ordinaryong lalaki ang Gonza na yun. He has everything that he needs and everything goes according to his will. "I would love to help you, but your daddy won't let me." May pag-aalangan sa boses nito. "Si Dad, ano naman ang alam niya?" He sighed. Hindi ito nakapagsalita at nang mas lalo niyang pinakatitigan ang mga mata nito, nakita niyang pinaghalong galit at takot. Hindi niya alam kung para saan ang galit at para kanino ang takot. Hinawakan ng lalaki ang folder at hinila palapit sa kanya. "Gagawin ko ang lahat ng magagawa ko," saad nito. "Yes, don't tell my wife." Tinasa niya ito ng kilay. Kung kanini nagtataka siya tungkol sa mga sinasabi nito tungkol sa kanyang ama, ngayon ay alam na alam niyang ibig nitong sabihin patungkol kay Patricia. "I don't care about your wife." Nagbaba ng tingin ang lalaki, kaya naman tinalikuran niya ito at takmang aalis na nang mayroon siyang maalala. Muli niya itong nilingon at tinaasan ang kilay nang makitang nakatunghay na muli ito sa kanya. "I receive your letters, Anya," kumunot ang noon ng lalaki. "What letters?" "Your goodbye letters, Kenzo," malamig niyang turan. "I receive all your letters." "Hanggang ngayon, nasa akin pa rin." Mas lalong nangunot ang noon ng lalaki. "But for now, let me break one of your wish. Hindi ko naman kayo guguluhin, pero huwag mo akong pagbabawalan na lapitan at kausapin ka." Tuloy-tuloy ang lakad niya palabas ng opisina nito
pero kakasarado niya pa lamang ng pintuan nang bumukas iyon at nakasunod na pala ang lalaki sa kanya. Hinigit nito ang kanyang braso at hinila si Agatha pabalik sa opisina. "What do you mean by that, Agatha?" Nalilito at nagtatanong ang mga mata nito. "What?" she asked back. "Letters? I never sent you letters." Halos pasigaw na nitong sabi. "You did." Matigas ng sagot. Tinasa niya ito ng kilay at mapaklang natawa nang makitang naguguluhan pa rin ng lalaki. "Wala akong maalala." "Oh," she acted surprised. Unti-unting lumamlam ang mga mata nito nang magbaba ito ng tingin sa kamay na nakahawak pa rin sa kanyang braso. Noon niya lang din napansin ang kamay nito. Agad niyang binawi ang braso at umatras upang bigyan distansya ang kanilang katawan. "Kung hindi yun galing sa'yo, kanino kung ganun?" Mapanghamon niyang sabi. Naalala niya, natigil lamang ang pagpapadala ng sulat ni Kenzo noong lumipat na siya ng ibang kondominium dahil pinalayas din siya ng kanyang mga magulang sa kondo na kanyang tinitirhan. Hindi nakapagsalita ang lalaki, kaya naman napailing siya. "Now, I have to go, Anya." Ngunit muli itinulak ni Kenzo ang pintuan upang pigilan siyang lumabas. Gulat siyang napatingin sa lalaki. "It wasn't me," sad nito sa paos na boses. "I don't know anything about it, Agatha." Kumunot ang kanyang noo. "Pero sulat kami mong mga nandun. Kahit kailan hindi ako nagpadala ng sulat sa'yo. Sinubukan kitang kausapin ng ilang beses, oo. Pero hindi ko maalala nagpadala ako ng sulat sa'yo. Kung hindi ikaw, sino?" Tumalim ang kanyang mga mata. She could still remember how she cried for every letter. It was heartbreaking. Kenzo kept on telling her to stay away, that he doesn't love her anymore, that he wanted her to be gone. May ilan pa itong kahilingan sa mga sulat kagaya ng huwag na niya itong kakausapin o maging huwag na itong lalapitan kahit nakailan. "I don't know," halos pabulong na nitong sabi. She bitterly laughed at that. "Oh yes, you don't know. I don't know either." Agad na sumagi sa kanyang isip ang kanyang kapatid. Kung hindi si Kenzo ang nagpapadala sa kanya noon ng mga sulat, posible ba na si Patricia yun? Ngunit kilala niya ang sulat kami na lalaki kaya naman naniniwala siyang galing iyon sa kanya. "I don't care anyway," she added. Umatras siyang muli, desidido nang umalis. Hinila niya ang pinto at nang makalabas ng opisina ay agad na kinalmang sarili. Ilang beses siyang nakatanggap ng mga sulat galing sa lalaki. She was sure that it was his penmanship. She could still remember how those letters helped her to numb all her pain. Dumating siya sa punto kung kailan wala na siyang maramdaman dahil sa sobra-sobrang sakit ang naranasan niya. Nasa parking lot na siya at pasakay na sa kanyang sasakyan nang biglang kabigin ng kung sino man ang kanyang braso. Gulat siyang napatingin sa gumawa noon at nang madilim na anyo ni Patricia ang bumungad sa kanya ay agad na pumiksi. "How dare you?" she hissed. "Anong ginagawa mo rito? Pinuntahan mo ba si Kenzo?" Mapangakusan itong tumingin sa kanya at nabigla pang muli nang itulak siya nito. Agad siyang nakabawi at tinaliman ang tingin ng kapatid. "Stop it, Patricia!" she was pissed off. "Ano bang ginagawa mo dito?" Pagalit nitong tanong. "Nakikipagkita ka ba sa asawa ko?" Nang makita niyang susugurin siyang muli ni Patricia, agad niyang inihanda ang sarili. Nang itutulak na siya ng babae, mabilis siyang umatras at hinawakan ang kamay nito para tapikin palayo. "Mga agaw ka talaga kahit kailan!" Muli nitong sinubukan na hablutin ang kanyang braso, ngunit dahil sa mabilis niyang kilos nagawa niya itong iwasan. Muli sumugod ang babae dahilan para itulak niya ito palayo. "Isa, Patricia!" she shouted in anger. "Wala akong ginagawang masama." "Anong wala?" putol nito sa kanya. "Anong ginagawa mo ngayon? Anong ginagawa mo dito? Kung hindi ako nagkakamali, pinuntahan mo si Kenzo. Kinausap ko lang siya." She was frustrated now. Hindi niya inaasahan na ganito aakto ang kanyang kapatid. She was like a childish, pathetic bitch. "Ano sinabi mo?" May takot na dumaan sa mga mata nito. Malinaw niya nakita. "Stop ruining us, Agatha. Asawa ko na siya at akin lang si Kenzo. Tigilan mo ng pagkuha ng mga pag-aari ko." "Wala akong inaagaw sa'yo, Patricia," matigas nang sinabi. "Kung meron sa ating mga agaw, sigurado akong hindi ako yun." Baliwala ang sinabi niya dahil halata sa mga mata ng babae na mayroon itong ibang iniisip. "Huwag ka nang babalik dito." Sipat nito. She raised her brow. "He is your husband, not your prisoner. Hindi mo pwedeng pagbawalan ng mga tao na lapitan siya o kahit pagbawalan siya lapitan ng ibang tao. I was here for a good reason, for the company." "For the company?" patuya nitong sabi. "Stop the bullshit, you slut!
Alam ko kung bakit nandito ka. Sinusubukan mong akitin ang asawa ko. Dahil sa pasigaw nito, may ilang napatingin sa kanila. Mga empleyado na padaan din sa parking lot. They were drawing attentions now. Shut up, she said. Tumaas ang kilay ni Patricia. Hindi pa rin ito nagpapatinag. Hindi mo pa rin ba matanggap na ayaw na sa'yo ni Kenzo? Agad na kinudlit ang puso ni Agatha. Hanggang ngayon ay hindi niya may tatanggi na may parte pa rin sa puso niya na nararamdaman pa rin ng sakit. Ikaw, hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin ba sigurado na ikaw na ang mahal ni Kenzo? Patuya niya rin tanong rito. Natigilan ang babae. Now she hit the right spot. Oh, mukhang hindi nga. How dare you? She fired back. Tumaas ang sulok ng kanyang labi. Ayaw niya makipag-away ngunit hindi niya napigilan ang sarili nang sa wakas ay napagtanto niya na maaari talaga siyang mainis. Nakakaawa, madiing saad ni Agatha. Umangat ang kamay ni Patricia para sampalin siya ngunit maagat niya iyong nasalo bago pa man lumapat sa kanyang pisngi. Mahigpit niyang hinawakan ang pulsuhan nito at nakita niyang bumalatay sa mukha nito ang sakit ng mahigpit niyang pagkahawak. Let me go! She exclaimed. Malakas niyang itinulak pabalik ang kamay nito at tinaasan muli ng kilay. Hindi pwedeng inaapi na naman siya nito. I won't stop down my level, Patricia. Hindi hamak na mas maayos ang pag-iisip ko kumpara sa'yo. Kaya hindi ka dapat pag-aksayan ng oras. She calmly mumbled. Binuksan ni Agatha ang pinto ng kanyang sasakyan, ngunit bago siya pumasok, tiningnan niya muli ang kapatid at nakita niya ang galit na galit nitong mga mata. I don't want to ruin your relationship with your husband. Hindi ako katulad mo, napatalikod kong umatake. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho agad paalis ng lugar na iyon. Muli niyang sinulyapan sa side view mirror si Patricia at nakita niya nakatayo pa rin ang babae sa kung saan niya ito iniwan. Now, look at her. She was left dumbfounded. Unti-unting sumilay ang maliit na ngiti sa kanyang labi. It always feels good to fight for yourself. She feels satisfied. Noon, hinahayaan niya lang nasaktan siya at akusahan siya ng mga taong mahal niya. Noon, ayos lang sa kanya na siya ang masaktan, wag lang ang mga taong mahal niya. Ngunit ngayon, matalino at matapang na si Agatha para maisip at magawang ipaglaban ang sarili niya. Some lessons are learned in a hard way. Kung hindi siguro siya winasak noon ng mga taong mahal niya, baka nananatili siyang uto-uto at mahina. Now, after the heartbreaks, downfalls and pain, she's braver. Is smarter and stronger than before. Let us more be realistic here, Agatha. She stopped reading the papers and just stared at it for a brief moment. Damn it! She threw all the papers for prostration. This will make me insane. Damn! Muli niya itinapon ang ilan pang mga folder na nasa kanyang mesa at ikinuyo ang mga kamao. Saktong pumasok si Rhea at nakita ang mga nagkalat na papeles. Natigilan ito dahilan para titigan niya ang babae. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito nang makita ang kanyang ekspresyon ngunit wala siyang lakas para baguhin pa iyon. What? She doesn't want to look stoic right now, but she cannot help the frustration. Ma'am, Rhea trailed off. Nasa labas po si Mrs. Bascon. Tumaas ang kanyang kilay. Bakit ba sumasabay lahat sa init ng kanyang ulo? Please, not now, she whispered to herself. Sasabihin niya palang na huwag itong papasukin nang bumukas ang pinto at nakita niya ang kanyang ina. Wala siyang nagawa kung hindi ang marahas na magbuntong hininga na lamang. Ngayon pa talaga ito pumunta sa kanyang opisina? You can leave, Rhea. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Tanong ito nang balingan niya ng tingin. Nakita niya nagbaba ito ng tingin sa mga nagkalat na papel at kumunot ang noo. Muli ito nag-angat ng tingin sa kanya dahilan para itikom niya ng mariin ang kanyang bibig. Kaninang umaga pa sumasakit ang kanyang ulo. She doesn't feel well and all the news and papers are not helping her. Ngayon ay mukhang dadagdagan na naman ang kanyang mami. Agatha, nag-aalala nitong sambit sa kanyang pangalan nang maglakad papalapit. Are you okay? Dagdang ito, sumandal siya sa backrest ng swivel chair at tinitigan lamang ang ina. Dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi maayos ang kanyang pakiramdam ngunit hindi niya gustong aminin. Ayaw niyang magmukhang mahina sa mga mata ng ina. I'm good. Anong nagdala sa'yo dito? She asked. Pati boses niya ay nanginginig na ngayon. May sakit ka ba? Maingat nitong tanong. I said I'm good, matigas niyang sagot. Tumigil ito sa kanyang tapat. Masuri siyang tiningnan at kahit ayaw niyang aminin sa kanyang sarili, nakikita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. But the anger, pain and dizziness
lead her to hate her even more. Bakit naman ito mag-aalala sa kanya? Ano bang kailangan mo? Hindi nakapagsalita ang babae. Mukhang nararamdaman din ito na hindi yun ang tamang oras para sa kahit na anong klaseng usapan. Nanatili ang tinginan nilang dalawa at pagkaraan ay saglit na nagbaba ang tingin nito at nang sulyapan siya ay ibang emosyon na ang nakita niya. Nasabi sa akin ni Patricia na nakita kanya sa labas ng opisina ni Kenzo. Unti-unti naging seryoso ang boses nito. Ang sabi niya pinagkaroon kayo ng diskurso tungkol sa pagbisita mo. Ayaw niya magpakita ng emosyon habang nagsasalita ito ngunit ngayon pa lamang ay alam na niya ang mga sinabi ng kanyang kapatid at kung bakit nagpunta pa rito ang kanilang mami. So, she asked, you know that they already married Agatha? May dinat punto sa mga salita. This would not help your dad's condition kapag nalaman niya na hindi nito naituloy ang sasabihin kaya naman mas lalo lamang nagingit ang kanyang kalooban. Na ano? She bitterly asked. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang lahat ng iniisip? Sabihin mo sa akin ang lahat ng sinabi sa'yo ng magaling mong anak. Agatha, she trailed off, trying to calm her. No, direkta mo sabihin sa akin kung anong sinabi ni Patricia. Ano ba sinabi niya? Na nandun ako para agawin ang asawa niya? Na ano? Na hanggang ngayon, bala ko pa rin sirain ang relasyon nila? Hindi na nakapagsalita ang ginang. Come on, pumunta ako dun para makipag-usap tungkol sa importanteng bagay at hindi kagaya ng mga paratang niya. Hanggang ngayon ba, iniisip niyo pa rin na ako ang mang-aagaw? She wants to stand up to give herself enough power to defend herself. Ngunit hindi kaya ng kanyang katawan. Nangihina ang kanyang tuhod at pakiramdam niya ay babagsak siya kapag sinubukan niyang umahon mula sa pagkakaupo. She bitterly laughed afterwards. Ano pa nga bang iaasahan ko? Lahat naman ang sabihin ni Patricia, yun ang pinapaniwalaan niyo. Lahat ng sasabihin niya, yun ang totoo para sa inyo. Ngayon, sabihin niya sa akin kung ano sinabi niya para naman alam ko. Para aware ako kung ano naman ang paninirang ginawa niya tungkol sa akin. She's your sister, Patricia. Her mommy reminded her. Kung ano man ang meron sa inyo noon ni Kenzo, tapos na yun. Kasal na silang dalawa. Hayaan mo na sila. Dagdag nito. Napapantastiko hang tiningnan ni Agatha ang kanyang ina. Sarado talagang isipan nito sa mga salita niya. Mukhang hindi nito naiintindihan ang mga sinasabi niya. Oh, shut up! She blurted out. Hinayaan ko na sila! Sa lakas ng kanyang boses, tuluyang natigil ang kausap. Kita sa mga mata nitong pagkabigla na agad na palitan ng takot nang tumayo siya. Yes, her knees are trembling. Hindi niya rin alam kung paanong sa kabila ng panginginig noon ay nagawa niya pa rin tumayo. You know nothing, madi niyang sabi. Kung gusto ko silang guluhin, sana noon pa. Kung gusto kong sirain ang kung anumang meron sa kanila, noon ko pa dapat ginawa. Wala akong panahon para makipaglaro pa sa anak mo at sa asawa niya. She wants to remind herself that it is her mommy that is standing in front of her. Gusto niyang ipaalala sa sarili na kahit man lang respeto ay magtira siya, ngunit hindi niya magawa dahil tuluyan ang tinutupok na naglalagablab na galit ang kanyang isipan at puso. Now, her mommy couldn't speak a word. Kita niya sa mga mata nitong pinaghalong takot at pag-aalala. Hindi lamang siya sigurado sa huling emosyon na nakita niya dahil imposibleng nag-aalala ito sa kanya. Tuluyang natahimik ang apat na sulok ng kanyang opisina. Nakakabinging katahimikan ang lumukob sa kanilang dalawa hanggang sa wala na siyang magawa kung hindi tingnan na lamang ang ginang nakumislap ang mga mata dahil sa namumuong luha sa mga mata nito. I'm sorry, her mommy quietly said. Nanlamig ang kanyang katawan. Ang kanyang sorry ay sapat na para mapatay ang apoy na nag-aalab sa kanyang puso. Ayaw ko lang na masira ang pamilya natin, Agatha. She couldn't say a word. Ayaw kong maulit ang nangyari noon na dahil sa isang lalaki lumayo ka sa amin. Ayaw kong may kung sino pa man naaalis sa pamilya natin. Ayaw kong masira pa ulit ang pamilyang ito. Gusto niya pagtawanan ng sarkastikong mami niya. Wala talagang nagbago sa ginang. Bulag pa rin ito at baluktot pa rin ang paniniwala. Matagal nang nasira ang pamilya nila bago pa man siya umalis sa kanilang tahanan. Matagal nang sinira ng kanyang daddy ang tingin niya sa perpekto nilang pamilya. Matagal nang iminulat ang kanyang mata sa katotohanan. Nanatili na lamang ang malamig niyang tingin sa kanyang ina hanggang sa bumukas ang pinto ng kanyang opisina at bumungad doon si Peterson. Nasulyapan niya ang pagkakatigil nito sa hamba ng pinto nang makita sila. Ang kanyang mami ay agad na nagpunas ng luha sa gilid ng mga mata nang maramdamang may pumasok at humarap sa direksyon ni Peterson. Tiningnan niya rin ang lalaki at nakita niya ang seryoso nitong ekspresyon.
Iho, sambit ng kanyang mami. Narito ka. Naglakad palapit si Peterson at hindi nakatakas sa paningin niyang pagbabasaglit ng tingin nito sa mga papeles na hanggang ngayon ay nakakalat pa rin sa sahig. Sumagot si Peterson sa tanong ng kanyang ina, ngunit hindi na ito naging malinaw sa kanya sapagkat natanaw ni Agatha sa may pinto si Rhea at sa nangungusap na mga mata ay naiintindihan siya agad nito. Pumasok ang sekretarya at mabilis na pinulot ang mga papeles. Iyon naman ang kanyang pagharap sa binata. Nakatingin na ito sa kanya at halata sa mga mata ang pagtataka, ganoon din ang pinipigilang pag-aalala. Ganun ba? O sige, paalis na rin naman ako. Saad ng kanyang mami at maliit na ngumiti. Humarap ito sa kanya at nabitin sa ere ang ngiti nang makitang seryoso pa rin ang kanyang ekspresyon. Aalis na ako, iha. Paalam nito sa kanya. Hindi na ginawang tumango ni Agatha, lalo na't tumalikod na ito sa kanya at naglakad na ng tuluyan palabas ng kanyang opisina. Naiwan silang tatlo nila Rhea na hanggang ngayon ay pinupulot pa rin ng mga nagkalat na papeles. Anong ginagawa mo dito? Agaw niya sa atensya na binata nang makita niya nagbaba ito ng tingin sa kanyang sekretarya at sa mga papeles na pinupulot nito. Nang bumaling ito sa kanya, seryoso ng ekspresyon ng muka. I want to invite you for a dinner later. Mahina nitong turan, sapat na silang dalawa lamang ang makakarinig. Mayroon tayong pag-uusapan, dagdag nito. Ngayon pa lamang ay may kutob na si Agatha kung tungkol saan ang pag-uusapan nila. Kung hindi lamang sila nagkaroon ng diskurso ng kanyang ina, baka sakaling sinusupladahan na niya ang lalaki. Ngunit dahil wala na siyang lakas na tanging pagtingin na lamang sa gwapong mukha nito ang kanyang nagawa. He's wearing button-down, white shirt and black pants. It were paired with black shoes and nothing more but his enigmatic looks. Sa kabila ng pananakit ng kanyang ulo, napansin niya ang pagiging gwapo nito sa simpleng damit na suot. Susunduin kita? Oo, alam niyang tanong iyon, ngunit mas tunog pa sa laysay iyon. Tiningnan niya ng maigi ang lalaki at pagkaraan ay napailing. This man was too persistent to end their deal. Bago pa man siya makasagot na ilapag na lahat ni Rhea, ang mga papeles na nagkalat sa kanyang mesa at tahimik na naglakad paalis sa kanyang opisina. No need, I can go on my own. Sabihin mo lang kung saan, ako nang bahalang pumunta. Naging matagal ang tingin sa kanya ni Peterson at pagkaraan ay umangat ang isa nitong kamay. Napakislot siya ng idampin na lalaki ang likod ng palad nito sa kanyang noo at kasunod ay sa kanyang leeg. Tinapik niya agad ang kamay nito na makabawi. Ano ba? She hissed. Tumaas ang isang kilay na lalaki. May sakit ka ba? You look pale. She rolled her eyes. Slowly, she reached for her seat. Sumasakit palalo ang kanyang ulo, ngunit ayaw niya yung ipahalata sa lalaki. Wala, kulang lang ako sa tulog. Hindi nagsalita ang lalaki. Tinatantya pa rin siya nito. Nagangat siya ng tingin sa lalaki at nang makita ang mataman nitong pagtitig sa kanya ay muling napairap sa hangin. For the past days, her mood can be easily changed. Kanina lamang ay naiinis at nagagalit siya dahil sa kanyang mami. Ngayon naman ay naiirita nang dahil sa binatang kaharap. Did you receive my flowers? Tanong nito pagkaraan. Tumitig si Agatha sa lalaki. Nagtatanong nga ang mga mata nito. Nagkibit balikat lang siya kahit ang totoo'y natanggap niya kaninang umaga ang mga bulaklak. Okay, he said like it was a yes from her. Naglakad papunta sa kanyang gilid ang binata at nang sulyapan niya ulit ito ng tingin, nakita niyang may pinulit itong papeles at nang mailapag sa kanyang mesa ay sinalubong na ang kanyang mga mata. Your office was a closed space. Paano nakakapasok ang hangin na tinatangi ang mga papeles? May panunuya sa tanong nito. Tinikom niyang bibig. Itinapon mo? Tanong nito. Hindi pa rin sumagot si Agatha. Hindi niya alam ang sasabihin sa lalaki. She doesn't want to say a word. She doesn't want to talk about what happened. Bakit? Mainit ang ulo mo? Tanong nito at mas lalo pang lumapit. She rolled her eyes. Umayos siya ng upo at napag-isipan na huwag na lamang sagutin ang mga tanong nito. Ngunit bigla na lamang hinila ng lalaki ang kanyang swivel chair at iniharap siya. Naramdaman niyang lumapit ang labi nito sa kanyang noo na ikinabigla niya ng husto. Yeah, he whispered. Mainit nga. Nag-angat si Agatha ng tingin at nagsalubong ang kanilang mga mata. Nakita niya sa malapitan ng kulay abo nitong mga mata, ngunit muli siya napapikit nang lumapat na naman ang labi nito sa kanyang noo. Marahan at maingat ang paglapat. My worried sick woman, he said. She was standing in front of her flower shop. She couldn't move her feet. Nakasarado na ito dahil gabing-gabi na at tanging dalawang ilaw lamang sa magkabilang gilid ng extended roof ang nagsisilbing liwanag.
Nakapatay ang mga ilaw sa loob ngunit kahit papaano, nakikita niyang ilang bagay mula sa loob. Pamilyar sa bawat bagay na nasa loob noon, kaya kahit na madilim, naaaninag niya iyon. Tiningala niyang karatula sa itaas at ilang saglit lamang ay napangiti. Agatha's Flower Shop was engraved on the signboard. Her name was Agatha, another name given for Agathos. The name is derivative of the Greek word Agathos, which means good and honorable. She doesn't want to put her name there. She wants something that would be new and, at the same, represents her name. She was once hiding from her parents. Kahit alam naman niya na alam ng kanyang mga magulang kung nasaan at kung anong ginagawa niya, naiisip niya pa rin na nagtatago siya. She was running away from them. Kaya kahit ang flower shop ay hindi niya pinangalanan sa sarili niyang pangalan. It has been months, she whispered to herself. Hindi na niya ito nabisitang muli ngunit naniniwala siyang hindi pababayaan ni Annie ang shop. Ang dami na nagbago, dagdag niya. Nanatili siya nakatayo roon at tinititigan na lamang ang shop. She missed the feeling of being independent and carefree. Simple lang ang mga bagay na meron siya noon, ngunit alam niyang naging masaya siya. Hindi kagaya ngayon na komplikado at hindi niya maramdaman ang ibang emosyon maliban sa mga negatibong damdamin. Mabilis lang lumipas ang panahon. Halos hindi na niya napansin na ilang araw na lamang at magtatatlong buwan na simula na magsimula ang kalbaryo ng kanyang buhay. Bumuntong hininga siya bago naglakad palayo sa shop. Iniwan niya ang kanyang sasakyan sa isang restaurant kung saan siya kumain ng kanyang hapunan. Hindi ganong malayo ang restaurant, kaya naman nilakad na lamang ni Agatha. Natigilan siya sa paglalakad nang makitang isang lalaking nakatayo sa gilid ng kanyang sasakyan. Tila tinitingnan nito ang loob noon. Nakapumulsa pa ito at matuwid ang pagkakatayo. Maingat siya naglakad palapit at nang makalapit ng husto ay nakilala agad ang lalaki. Umikot ito paharap sa kanya at nabigla din na makita siya. She was tired and unenergized. She was drained. Pakiramdam niya wala na natitirang lakas sa kanya. Where were you? Tanong ito sa mababang boses. Tinitigan niya ang lalaki. Hindi niya mahanap ang tamang lakas para sagutin ito. Unti-unti siya naglakad palapit at nang matigil sa tapat nito ay tiningala at sinalubong ang natatanong nitong mga mata. Sabay dapat silang kakain at pag-uusapan ang nauna nilang usapan tungkol sa tatlong buwan na ibinigay nito ngunit hindi siya sumipot. She doesn't want to think na hinahanap siya nito. Siguro'y nagkataon lang na napadaan ito at nakilalang kanyang sasakyan. I just breathe some air, she said. Ayaw niyang aminin na talo siya. Ayaw niyang aminin na sa kabila ng lahat ng kanyang paghihirap at puspusang pagtatrabaho, hindi niya pa rin nagawang baguhin ang estado ng kanilang kumpanya. Tuluyan pa rin yung lulubog kung hindi siya susunod sa kagustuhan ni Peterson. Sa paghakbang pa na isang beses ng binata, parang nanghina ang kanyang tuhod. Gustong bumigay ng kanyang katawan at hayaan na lamang na kalimutan ang lahat ng mga nangyayari. Kung kanina, masakit ang kanyang ulo, ngayon naman ay namamanhid na iyon. Wala na siyang ibang maiisip kung hindi ang magpahinga at matulog. Hey, Peterson called. But that was the last that she heard before she closed in her eyes. Unconsciously, she fell. Mabuti na lamang at naging mabilis ang kilos ng binata para saluin siya. Nang mga oras na iyon, wala siyang maramdaman. Tuluyan siyang kinain ng panghihina at ng dilim. Nang muli siyang magmulat ng mga mata, nakita niya nasa driver's seat si Peterson. Hinanghina pa rin si Agatha kaya muli niyang ipinikit ang mga mata. She doesn't want to think about anything. Magigising din siya mamaya, sir. A sweet feminine voice awakened her. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at nasilaw sa liwanag. Marinya niya ulit iyong pinikit at napaungol nang maramdamang sumakit ang kanyang kamay nang subukan niyang iangat iyon upang takpan ang kanyang mga mata. Hey! She heard that familiar baritone voice. Hinawakan itong nananakit niyang kamay dahilan para magmulat siya ulit ng mga mata at sa kabila ng nakakasilaw na liwanag, nakita niya seryosong mukha ni Peterson. Where am I? Namamaos niyang tanong sa lalaki. He intensely looked at her. Hindi pa rin ito binitawan ng kanyang kamay kaya sinundan niya iyon ng tingin at nakitang mayroong IV sa kanyang kamay. We're in the hospital, Agatha. Mahina nitong sabi. Halatang kinakalma siya. What? She confusedly asked. Inilibot ni Agatha ang tingin at nakitang maliit na private room iyon. Muli niyang binalingan ang tingin si Peterson at kinunutan ang noo. Slowly, things sink in her mind. She lost her consciousness. What time is it? She asked. Hindi niya sinubukan na bumangon dahil bahagyang nakakadarama pa siya ng pagkahilo. It's 2 in the morning, sagot nito matapos ulapan ang relo. She groaned.
Oh, kailan ako lalabas? Bakit kailangan pa ng dextrose? Naiirita na niyang tanong. Sinubukan na niya ngayong igalaw ang kamay dahil naramdaman niyang namamanhindi yun. Ngunit maagap na hinawakan ng lalaki ang kanyang braso. Stay still, woman. Pagalit nitong sabi. Gulat siya napatingin kay Peterson at napaawang ang bibig na makitang naiirita na rin ito sa kanya. The heck? What's your problem ba? You. Madiin itong sagot. Dahil sa nagkatinginan sila ng matagal, nakita niyang pagod at namumungay nitong mga mata. Halatang hindi pa natutulog ang binata, kaya saglit na wari bang hinaplos ng mainit ng kamay ang kanyang puso. Will you please sleep? Ngayon ay mahinahon na nitong sinabi. It's just 2 in the morning, kailangan mo pang magpahinga. Bukas mo na pairali niya matigas mong ulo. She furrowed her brows. Pagkaraan ay irritabling nag-iwas ng tingin at pumikit. She doesn't want to fight with him. Pareho silang walang lakas kaya naman hinayaan niya sarili na huwag na ulit itong pansinin. Ramdam niyang mababaw lamang ang kanyang tulog dahil sa hindi siya komportable na binabantayan siya ng lalaki at mas lalong hindi siya mapakali na nandito siya sa ospital at ito pang kasama niya. Muling nagmulat ang kanyang mga mata at natagpuan niya matuwid dito nakaupo sa sofa at bahagyang nakayuko sa gilid lamang ng kanyang higaan ngunit nakapikit ang mga mata. Kita niya sa mukha nitong pagiging seryoso sa kabila ng pagkakatulog. Mariin na nakatikom ang bibig at ang mga mahahabang pilik matay nagtatagpo dahil sa pagkakapikit. He looks like a statue, a perfect curved statue. Unti-unting gumuhit ang isang maliit na ngiti sa kanyang labi habang pinagmamasdan ng lalaki. She doesn't know him very well. She doesn't want to know him either. Ngunit ngayon ay pinagmamasdan niya ang lalaki. Naiisip ni Agatha na kung noon pinagtagpo ang landas nila, baka nahumaling siya sa kagwapuhan nito. Baka isa pa siya sa naghahabol sa lalaki. Kung noon sila pinagtagpo, noong inosente at hindi pa nababahira ng galit at puot ang kanyang pananaw sa mga lalaki, baka hindi niya ito takbuhan. Ngunit iba na ngayon, maling pagtatagpo sa maling panahon. Her throat went dry, so she needed to clear it. Sa mahinang pag-ubo at pagtikim, ay nagmulat agad ng mga mata ang lalaki at agad siya nitong binalingan. His eyes were bloodshot, red and tired. Umayos ito ng upo at binasa ang mga labi. Kamusta na pakaramdam mo? Maagap nitong tanong. Kumpara kanina, medyo maayos naman ah. Good, she replied. Tumango ito. Hindi niya maiwasan na hindi magtaas ng kilay sa kanyang loob-loob dahil kahit pagod at mukhang inaantok pa ito ay napakagwapo pa rin tingnan. Do you want to eat? Natigil ang lalaki na mapansing. Titig na titig siya rito. What? Takan nitong tanong at nagpunas ng muka. Siguro ay iniisip na may dumi siya dahilan para titigan niya ito. Why are you doing this? Wala sa sarili niyang tanong. Hindi agad nakasagot si Peterson pero kita niya natigilan ito. Nang makabawi ay napailing ngunit may multo ng ngiti sa labi. I should take care of you. It's my responsibility. Nangingiti na nitong sagot. Since when? Aniya. Since today? He answered. Hindi nakapagsalita si Agatha. Tumayo ito dahilan para sundan niya ito ng tingin. Kumuha ito ng prutas at biscuits. Sa dikalayuan nalagyan ng pagkain, sinundan niya ng tingin ng lalaki hanggang sa makabalik. Dito lang muna sa ngayon, saad nito. Sinulya pa nitong relo at bumaling sa kanya bago ngumiti. May gusto ka bang kainin? Ipapabili ko. Hindi siya sumagot. Mataman niya na lamang itong tiningnan. They're not friends. They're not close. Kaya ngayon na inaalagaan siya nito, hindi niya alam kung anong sasabihin sa lalaki. Dahil wala siyang masabi, pinagbalat na lamang siya ng masanas ni Peterson at tuluyan silang natahimik. Hindi naman siya nagugutom ngunit dahil sa nakahanda na ang binilatang mansanas, wala na nagawa si Agatha kung hindi ang kumuha at kainin iyon. Alam niyang kulang siya sa tulog at gusto pa ng kanyang katawang magpahinga, ngunit hindi niya rin magawa sa hindi malamang dahilan. Ano bang nangyari sa akin? Tanong ni Agatha sa lalaki. Seryosong ekspresyon ng mukha nito ngunit dahil sa pagtatanong niya, nangunot ang noon nito. Hindi mo maalala? Nawalan ako ng malay. Sagot niya na parang iyon ang una at huling magiging sagot sa tanong na iyon. And you scared the hell out of me, he seriously said. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Naghihintay pa siya sa iba nitong sasabihin. Fatigue. You overwork yourself and you were stressed. Paliwanag nito. Yun lang? Yun lang? Hindi makapaniwalang panggagaya na binata sa kanya. Anong yun lang? That's unhealthy lifestyle. Kung hindi ka makakapagpahinga ng maayos, paulit-ulit ka mawawala ng malay. Kung nagkataon na wala ako kagabi at mag-isa ka lang, tingin mo ba, yun lang din ang mangyayari sa'yo? Pinaningkitan niya ito ng mata. Bakit para nagagalit ka sa akin? Because you're so obsessed with your work. Putting yourself to death. Hindi siya nakaimik.
Alam niyang lahat ng oras at lakas niya, ibinuwas na niya sa pagtatrabaho nitong mga nagdaang buwan. Hindi na niya maalala kung kailan siya natulog ng maayos at maaga, kung kailan gumising siya ng maayos at tinapos ang araw nang hindi masyadong na-stress sa trabaho. "I have to do it," she said quietly. "Paano kita mababayaran kung hindi ako magtatrabaho?" Nagtiimbagang ang lalaki. Saglit na rin kita mga mata nito at hindi niya may tatanggi na sa kabila ng suplado at iritado nitong mukha ay gwapo pa rin tingnan ng binata. "You don't have to work that much," marahan itong sabi. "If you would only marry me," dagdag nito. Hindi niya inaasahan ang sinabi ng matatapos ng usapan nila at ang ilang araw na lamang ang natitira sa kanya. Alam niyang wala na pag-asa ngunit ang marinig ang mga katagang iyon galing sa lalaki sa maseryosong boses ay nagkakabigla. She's not a wife material. Wala siyang maisip na dahilan para gustuhin siya nitong pakasalan. Alam niyang maraming babae ang nagkakandarapang pakasalan nito. Kaya hindi niya lubusang maisip kung bakit siyang gusto nitong pakasalan. Marriage is a serious thing. Alam niyang hindi siya seryoso sa mga nagdaang taon kaya ngayong na nasa harap niya ang isang bagay na seryoso ay parang hindi kaya ng puso niya. "It was more than just a joke. It's a marriage for convenience," biglang tura nito. "Maaari kitang tulungan sa kumpanya ng iyong pamilya kapag napagpasyahan mong pakasalan ako. At ano namang makukuha mo sa akin?" Natatawa niyang sabi. Hindi niya naisip na magiging mabuti siyang may bahay at alam niyang alam din iyon ni Peterson. Ngunit nang umiti at lumitaw ang banyagang emosyon sa mga mata ng binata na agad din naman naglaho ay napanis ang kanyang ngiti. "In exchange, you'll be my wife," sagot nito. Suddenly, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Agatha. Hindi niya maintindihan kung bakit nararamdaman niyang walang ibang gusto ang binata kung hindi ang maging asawa lamang siya nito. Bakit kaya ganun na lang ang pagkagusto ni Peterson na mapakasalan si Agatha? Magawa kayang bayaran ni Agatha ang pagkakautang ng pamilya niya kay Peterson sa itinakda nitong oras o mapipilitan siyang pakasalan ng binata? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.